What's up guys? Good afternoon. So today, punta pala kaming Tagaytay ngayon para magsimba. So it's been a while, di ako nakapag-film ng vlog. So ngayon, tatry kong gawin yung Q&A vlog abang papunta tayo ng Tagaytay. So, yung first is, what made you enter cooking school from Rainier? Nag-decide ako na mag-aral ng cooking school sa CCA kasi ayun nga, nag-stop ako ng pag-aaral sa mga nakakaalam kasi parang nga, nag-try ako mag-showbiz before and ayun, parang 2 years na ako nag-stop, so ngayon nag-decide na ako na mag-aral and kaya cooking school kasi sa family namin, maraming mahilig magluto and me personally, wow, mahilig din ako magluto and gusto kong matuto pa para in the future ma-apply ko yun sa plano ko, like kunyari business ganun, so never know. So yun, second question from Johnny Lucas, what motivates you? So first of all, siguro yung pamilya ko kasi lahat man ang ginagawa ko para sa family ko, para sa akin, para sa future namin. And gusto ko magsumikap para in the future meron akong mabigay na magandang buhay para sa future self ko and sa future family ko and mapag-evac sa mga mahal ko sa buhay. Mahal ko sa buhay. Third question from Ding K. Du. What is your everyday routine? And pa-shoutout natin. Shoutout sa'yo, man. So, my everyday routine, sobrang simple. Pagising ko, ayun, nagbabasa ako. Tapos nakikinig ako ng mga podcast. Wow! Like ngayon, binabasa ko kay Mark Manson yung Everything SF. Ako ko nabasa niya yun, basahin niya, maganda yun. Parang yung first book niya na The Subtle Art of Not Giving an F. Tapos, try ako mag-meditate pag gumising ako sa umaga. And then yun, gagawin ko na yung mga gagawin ko for the day, like gym and yung mga parang errands na mga nakaplano ko sa araw na yun. Yes, sir! And yun, simple lang. Yun, sana nasagot ko yung mga tanong nyo. And next question from Jeff Olanka. What is your favorite thing about your career? Like yung career ko ba before or ngayon? Siguro yung before kasi ngayon wala pa naman, nag-start pa lang ako. Paborito ko siguro nangyari sa career ko noon is I get to meet a lot of people. Marami akong na-experience, wow, na hindi na-experience ng, alam mo yun, ng normal parang teenager ng mga panahon na yun. Like sa edad ko na ganun, nakakapag-trabaho na ako, nakakapag-earn na ako ng sarili kong pera and nakakapunta ako sa iba't ibang places. And ayun nga, ang dami ko na meet ng mga tao and natututo ako sa mga experiences, wow, din nila. From Carl, what is your favorite tattoo that you have and why? So out of all my 14 tattoos, syempre yung ano, first tattoo ko, which is ito. Ewan ko, nakikita nyo. Like, focus mo, nakikita mo. Ayan, ano yan? Hebrew tattoo yan, which means family. Your favorite comfort food? Ano? Mahilig ako sa mga street food, like yung Paris, Lugal, saka yung mga fishball. Pero pinaka-comfort food ko yun sa yun nga, Paris. Next question from Ayesa. What's your mantra? Stay true to yourself. Kasi kailangan mong maging totoo sa sarili mo in order to find the right people sa buhay mo. Kasi parang the more na nag-fake ka, like mga na-attract mong tao sa buhay mo, yung mga fake din. And magiging miserable yung buhay mo. And alam ko hindi mo magugustuhan yun pag ganun. And once na-learn mo na kung paano maging totoo sa sarili mo, mahalin mo yung sarili mo at without comparing yourself sa paligid mo, that's when, you know, the right people comes into your life. Oo, ang maganda yan. So, okay. Anong meron sa LU at pinabalik-balikan mo from Ad Docs Mix? Siyempre yung dagat, kasi ang ganda ng dagat dun. Alam ko marami sa inyo, ano, na-enjoy din na pumunta sa LU kasi nga, it's a surfing spot. And ako, medyo nahihiling na din ako mag-surf. Makikita nyo yun sa last vlog ko, yung LU vlog, na nag-try na ako mag-surfing. And kaya ako bumabalik-balik din dun kasi may mga kaibigan kami na dun nakatira. Wow! And marami sa mga tropa ko, mahilig din sa dagat. So, mga panahon ng quarantine, palagi kami nagpupunta dun. Alam ko sa mga followers ko sa IG, nakikita nyo na palagi kong pinupost puro beach. And ayun nga, mga sa LU ako. So yeah, island boys. So next question from Gili.
Jelly Ace? Jelly Ace? Jelly Ace. So, where is your go-to place? My go-to place? Ngayon, papakita ko sa inyo ito. Doon tayo pupunta ngayon. Pakita mo. So, ngayon, nasa Silang kami. Papunta kami ng Tagaytay. Yes, sir! So, Sunday today. Ako, nasabi ko kanina sa intro, ha? Magsisimba kami ngayon. And magtatambay. And kikitain ko yung mga ibang kaibigan ko mamaya. So, ayan. Mamaya, pakita ko sa inyo. Sa kami pupunta. So, yeah, Tagaytay. Matapos lang namin kumain. And nandito pa rin kami sa Tagaytay. Pauwi pa lang kami. Pero bago kami umuwi, meron pang 3 remaining questions na hindi ko nasasagot kanina. And sasagutin ko na sila ngayon. And yung first question is by Boy Bagtak. Biggest regret. Pinaka-ni-regret ko sa buhay ko yung nag-stop ako ng pag-aaral and pinurso ko yung passion ko. Parang mababalik ko lang yung oras. Like siguro mas uunahin ko munang mag-aaral. Kasi sana ngayon graduate na ako tapos nakakapag-work na ako. Pero it's not too late naman na mag-aaral ulit. Kasi right now, babalik na ako mag-aaral ulit soon. And second question from IMA, realizations at your age right now, to stop waiting on to something na mangyari sa buhay mo na gusto mo na kala mo kusang lalapit sa'yo. Pero na-realize ko na hindi ganun yung buhay, na ikaw, yourself, need to make it happen para sa'yo, na ikaw yung gagawa ng ways para makamit mo yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo na hindi mo yun iaasa sa ibang tao or amin sa panahon na kung sana lang dadating sa'yo na suswertihin ka ganun, pero hindi, ikaw yung gagawa ng sarili mong luck. Last question from the Red Dragon. How do you see yourself 10 years from now? Hopefully by that time, established na ako as a person, na sarili na akong bahay, business, and maybe, alam mo yun, baka karoon na din ako ng pamilya nun. Eventually, hindi natin alam. So, sana nasagot ko lahat ng mga katanungan nyo. And please don't forget to like and subscribe and click niyo na din yung notification down below para updated kayo sa mga susunod ko pang mga vlog. Peace out!